Ano ba ang ating pakialam sa mga refugees galing po ng Afghanistan? Yan ang tanong ng ilang Pilipino na tuto sa panukala na padalin ng ilang libong Afghan refugees sa Pilipinas bago mabigyang permanenteng tirahan sa ibang bansa. Ang pakiusap kasi ng US, magtatag ng transit point at processing site dito sa Pilipinas para sa ilang libong Afghan refugees na lilikas ng Afghanistan. Ito po yung mga dating empleyado o mga translator ng US Armed Forces na naiwan sa Afghanistan matapos ang US pullout sa bansa noong August 2021. Si Senate Foreign Relations Committee Chairperson Aimee Marcos ang unang pumalag. Katunayan, sa press release na nilabas ng kanyang tanggapan, ito ang kanyang tanong. Ito ba mga Afghans ay mga refugees o mga espiya ng US? Sa panahon do kasing ito, lumaki ang banta ng espionage dahil sa rivalry ng mga superpowers. Yun lang, hindi piniliwalag ng senadora kung saan galing ang kanyang pangamba ng espionage. Si VP at Education Secretary Sara Duterte naman, marin din ang pagtutol sa panukala. Dahil ang Amerika ang mamimili raw kung ilang Afghans ang papayagang mamalagi dito pansamantala sa Pilipinas, paglabag raw ito sa ating soberanya. Saan nanggaling itong pag-aalinlangan ng ilang Pilipino sa pansamantalang pagkupkop sa mga Afghan nationals? Sa matagal na panahon, ang Pilipinas po ay tumatanggap ng mga refugees mula Russia, China, Espanya, Vietnam, East Timor at pati sa Myanmar. Bakit pagtaga Afghanistan, biglang nagsara ang pintuan? Ang pangamba marahil ng ilan, ang muling pagiging aktibo ng mga Islamic fundamentalists sa Pilipinas. 6 na taon matapos ang Marawi siege, yan na naman po ang lumilitaw na multo. Pero kahit si Senators Sherwin Cachalian at Francis Tolentino, tila nailang sa pag-i-stereotype sa mga taga-Afghanistan. Hinay-hinay lamang daw sa paghusga. Kung tayo nga naman ay huhusgahan bilang Pilipino sa ibang bansa, masama rin sa ating kalooban. At kung tutusin, ilang milyong Pilipino sa ibang bansa ay para na rin mga economic refugees. Ang Afghan ay hindi po otomatikong Taliban or Al-Qaeda, lalo't ang mga refugees na ito ay aalis ng kanilang sariling bansa dahil sila po ay pinepersecute. Isa pa, may mahigpit na patakar ng US para sa pagproseso nito mga refugees. Una, kailangan silang nagtrabaho bilang translator or interpreter ng hindi po bababa ng 1 taon para sa US Forces or para sa International Security Assistance Force o yung ISAF. O di kaya ay naging direktang empleyado ng US Armed Forces ng 2 buong taon. Kailangan din po ng written recommendation galing sa isang US General na magpapatunay na ang taong ito ay nagtrabaho sa ilalim ng kanyang unit. At higit po sa lahat, hindi siya maglalagi sa Pilipinas. Tatagal lamang daw sila sa Pilipinas ng 1 hanggang 2 linggo habang pinoproseso ang kanilang mga special visas. Matapos noon, sila po'y dadalhin na sa ibang bansa kung saan sila permanenteng itutuloy. Sa makatwid, hindi naman po sila permanenteng ititira dito sa ating bansa. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pag-imay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.